Yeah, good morning guys. Biyahe ulit tayo. Medyo makulimlim yung panahon natin ngayon dahil hindi pa natatapos yung pag-ulan dito sa Mindanao. Okay, gusto ko lang sabihin, unang-una sa lahat, maraming salamat sa lahat na nanonood doon sa video ko tungkol doon sa kakao. At salamat sa mga nag-subscribe, sa lahat-lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Nasa cemetery na tayo ng Malabog. Mabagal lang naman tayong patakbo. Pero ang problema natin ngayon, umaambon. Tayo tayo dyan. Hindi ko lang alam, baka sa unahan ito, malakas na. Mahirap bumiyahe pag ganito. Nitong nakaraang linggo, grabe ang ulan. Ganito yung uso sa amin, no? Yung mga tatlong gulong trike, kung tawagin. Pero tinatawag dito sa amin yan, bao-bao or umbak. Napakaulap ng daan ngayon. Walang makitang bundok. Dito delikado ang daan dito. Ayan oh. Na landslide na yan diyan. Yung banda. Sira na kasing kasada. At kailangan natin mag-ingat dito pag pupunta tayo ng Malabog kasi maraming mga sirang kalsada dito. Sa katunayan, marami na didisgrasya pag napunta sa Malabog, uli kaya pag pauwi na, lalo pag lasing. Mahirap tansyahin yung kalsada dito pag di mo kabisado. Madulas dito, nilulumot yung gilid. Manok. Okay, Sitio Lagdik. Ito yung sentro ng Sitio Lagdik. Pababa na tayo ng papuntang Panulawan. Sana kita pa rin ano. Kasi alam ko naambon eh. Yung screen natin parang anayin ko muna. Ito palusong. Hirap dito pag paakyat. Kasi medyo alanganin yung pagkagawa ng kalsada. May isang jeep dyan na tumagilid. Buti na lang hindi nahulog dun sa pinaka bangin. Ito Sitio Panulawan. Sako pa rin to ng Malabog. Ito yung paaralan nila dito. Elementary lang yun, walang high school. Kasi yung high school dun sila nag-aaral sa sentro dun sa amin. Magkalapit lang yung mga sitio dito. Itong lugar na ito, tinatawag nila itong Balintong. Kasi napakaraming na balintong dito nung una. Kasi ang hirap ng daan dito eh. Lalo na itong paket na ito. Kilometer 8. Kilometer 8 galing doon sa Campo Gulanes. Mamaya madadaan na natin yun. Bale 8 kilometers na yung natakbo natin galing Malabog. Bilis lang no.
kasi yung malabog 16 yun eh. Ibig sabihin pag nasa 8 na tayo, kalahati na. Ito, mahabang palusong. Napakaraming aso. Dito pa naman sa gitna ng kalsada naghihiga-higa. Mutulo na. Patay. Sagasaan ang manok. Bunggo dito sa gulong. Pasensya na, hindi ko sinasadya eh. Diyan kayo nakatira sa gitna ng kalsada eh. Buti hindi aso, kasi kung aso, another simple lang naman. Wala na namang aamin. Tatanungin mo kung kaninong aso yung nasagasaan. Ay, hindi taga sa kanila. Talaga naman. Lagi sinasabi doon, yung sa kabilang bahay. Gumaalal lang yan dito, hindi yan taga rito. Ano pagkagawin mo, hindi. Pagpagaan mo na lang yung sugat mo, saka pag uwi mo, gamutin mo na lang. Ito yung kilometer 7 na may overview. Ayan o. Kaso nga lang, hindi maganda yung clouds. Wasak ang clouds. Dahil may ambon. Bada dito. Sarap magbiyahe dito pagka magandang panahon. Huwag lang yung tag-ulan. Mabaha dito eh. Yung mga baba na yun, malalim ang tubig doon. Siguro mga hanggang tuhod. Pag nadaanan mo ng motor mo yun, talsik talaga. Ito, dito, sakop na ng kilometer 5. Alam nyo ba, nasa taas tayo ng bundok. Nakikita nyo ba yung mga yan? Mababa yan. Ito lang yung bukod tanging bundok na pinagdadaanan ng ating mga sasakyan. Tingnan nyo, bangin ng gilid nito ngayon. So nahantig na natin. Dito lang, landslide ito. Kaya pag naulan, yan o, bundok to. Ayan, bangin yung gilid niyan. Laging na landslide nandito noona. Lalo na nung di pa simento yan. Ngayon di na ganong nagla-landslide, kasi ginawa na ng paraan ng mga engineer yan. Doon sa pinakababa niyan, nilagyan nila ng
riprap o mga pinagtumpok-tumpok na bato tsaka sinimento ata, hindi ko lang alam. Basta doon sila gumawa nung nakaraan eh, nakarang taon pa. Okay, kilometer 3. Mabilis lang yung kilometro, ano? Kilometer 2. Sa gitna ng kalsada oh. Dito nagsisimula yung bilang sa kanto na ito, sa crossing na ito. Ayan, oh. Ito yung tinatawag na Campo Bulanes. Yan. Campo Bulanes yung address ng simbahan. Dito sa kanan, maayos na yung daan. At kung pauwi ka naman, pwede ka naman sumingit dito basta wala lang kasalubong. Kasi dito sa kaliwa yan, dyan. Rap road. Consolacion. Ayan. Maraming bahay dito at saka marami ring aso. Okay. Slow down tayo dito kasi paaralan ito eh. Paaralan ng Consolacion. Ingat-ingat lang kasi napakarami mga bata na tumatawid dito. Buti na wala yung ambon. Kasi kung naambon pa rin ngayon, wala na, hindi na makikita sa video yung ano natin. Kapain ko muna kasi parang marami ng tubig. Naalala ko dati yung dinaanan natin kanina hanggang dito, puro rap road. Hindi katulad ngayon na halos nadaanan natin, simentado na. Napakalupit. Yeah. Ang ganda ng kalsada dito. Huwag kayong magdadalawang isip kung gusto nyo pumunta ng Malabog para maligo doon sa mga resort. Ay, huwag kayo mag-alala. Napakaganda ng daanan ngayon. Hindi katulad dati na pahirap pa makapunta doon. Kung doon naman kayo sa kabila dadaan, sa Kalinan, hindi ko sigurado doon kung maayos na yung daan doon. Nung nakaraan kasi, matagal na rin kasi hindi nakapunta, mga isang taon na higit na. Yung landslide yung mga daan doon. Kaya kung gusto nyong mas maganda yung nadaanan nyo, dito na kayo dumaan. Kung gusto nyong mas maganda yung madadaanan yung kalsada, dito na kayo dumaan. Kurbada, maituwid, aso na naman.
Napakalaking aso. Dinatalian. Sa mga nagtataka kung bakit biyahe na naman ang video natin ngayon, eh basahin nyo na lang yung description ng channel natin. Kasi marami nakalagay doon. Marami tayong pwedeng gawin. Ngunit di natin magagawa lahat dahil wala tayong panahon. Bihira lang tayo makapag-video. Kasi may trabaho ako eh. Mahirap na mapabayaan yung trabaho ko. Sentro Kauswagan pala yung nadaanan natin. Eh, daldal ako ng daldal eh. Barangay Kauswagan. Ay, barangay pala yun. Hindi pala sityo yun. Barangay Kauswagan. Sakop na ito ng Panabo City. Hindi ko nasabi kanina. Doon sa may boundary ng ano, Campo Gulanes. Panabo ng Karugtong noon. Doon sa may konsolasyon. Pinadaanan natin kanina. Panabo na pala yun. Hanggang dito. Dito may mga planta. Planta ng manuka na ata ito eh. Ito. Doon sa unahan meron din. Bali tatlo ito. Meron nang kumagawa dito ng ganyan. Sana doon din sa Malabog mayroon mag-invest din doon. Para mas malapit lang yung papasukan kung sakali. Pahala yung pinapasukan ko eh. Oh, hanggang ngayon di pa ako nakakarating. Ayan oh. May kita natin, sira-sira na kasi yung bakot nila eh. Sisilip na natin yung loob. Yan, dito yung entrance nyan. Ayan o, manukan yan. Bago lang nagsimula yan, mga nasa 2016 ata yun. Okay, Barangay Kakao na ito. Ayan, Panabo City pa rin. Panabo City na walang malalaking building. Pero kayo magtataka, mas lalo yung sa amin. Sakop ng Davao City yun. Davao City, bukid eh. Sira ang kalsada dito. Kaliwat kanan. Parang cha-cha-cha. Kaliwat kanan yun lang. Ah, para lang ito ng ano, Barangay Kakao. Pangalan ng school, Namuag Elementary School. Yun yung sentro ng Barangay Kakao. Papunta na tayo, pababa na tayo ng Barangay Katipunan. Ay, salamat, wala ng ambon. Pangit pag dumaan dito pag maambon. Madulas ang daan. Daan pang tubig na dumadaloy dito. Okay, Barangay Katipunan. Ito may paaralan ng elementarya. Ayan, dahan-dahan lang tayo dito. Oh, may sasabihin ako sa inyo. Meron tayong sikretong daanan na dinadaanan ko araw-araw para mas mabilis yung biyahe ko papuntang Bunawan.
dito tayo dadaan. Sa mga hindi pa nakadaan dito, ang video na to ay para sa iyo. Yan. Diretso-diretso lang tayong konti. Tapos yan, may pakanan dyan, yung nilabasan ng motor, nakita nyo ba? Yung motor na yan, yung salubong natin. Hindi pa yan, dito tayo sa kabila. Yan. Rough road ito. Ayan, dito tayo dadaan. Kasi dati, doon didiretso pa tayo, diba? Tapos dadaan pa tayo yung maduaw. Eh, mahirap na yan. Malayo yun doon. Tsaka mas mahabang rough road yung dadaanan natin. At hindi alam kung mahirap ba o maganda yung daanan doon. Mas maigi dito na lang. Ayan. Marami nang dumadaan dito, kaya ang bilis masira ng kalsada dito. Tutuklap yung mga malaking bato. Nagtangalita yung mga bato eh. Pero pag ano, paalala lang, pag malakas yung ulan, huwag kayo dumaan dito kung mababa yung motor. Kasi nagbabaha dito eh. Ito, nakikita yung mga maraming mga tubig na umaapaw yun dyan, na mga maisa na yan. Ito yan. Huwag kayong dumaan dito pag mababa yung motor nyo pag naulan, kasi nabaha. Okay, tuloy tayo. Simintayin na to hanggang doon sa cruising. Ang daan na ito ay patawid sa likanan. Upper likanan. Nandito na lang. Tapos kakaliwa tayo. Okay, malilito ah. Kakaliwa tayo. Sundan nyo lang yung video. Hindi nyo pa alam yung daan dito. Sa mga gusto lang pumunta ng Davao na hindi dadaan ng highway, dito yung magandang lusutan, walang huli dito. Yan, ito para lang ng upper likanan, yung elementary. Nakataw si Manong oh. Ito yung arko. Tapos ang gagawin natin, kakanan tayo. Kasi hindi naman tayo papuntang Panabo eh. Papuntang Panabo at saka Lasang yan. Dito lulusot tayo ng Bunawan. Ang daan na ito ay papuntang Tagpuri. Ang tuwid na ito. Yan. Ito may tulay. Yan, Tagpuri Bridge.
Tapos pag nadaanan natin yung tulay, dahan-dahan lang tayo dito. Tsaka mag-signal na tayo kasi yung tuwid na yan papuntang Tagpore. Dito pakaliwa tayo kasi pupunta tayo ng yan, Bunawan, Davao City. May daanan din doon kaso medyo malayo. Dito na lang para medyo shortcut tayo. Kasi malayo doon sa pinapasukan ko, iikot pa. Dito na lang ako dumadaan para mas mabawasan yung gastos ng gasolina natin. Yan. Rap road dito ha. Malalim din yung tubig dito pag naulan. To dito malalim. Daming tumitirik dito minsan. Yan lang naman yung rough road eh. Pagdating natin dito, simentado na to hanggang doon sa pinapasukan ko. May planta dati dito, pangalan Maconre. Kaya ang lugar na ito siguro doon na lang kinuha yung pangalan, Maconre. So may kurbada na ito, medyo mag-iingat tayo kasi matalim yan o. So sobra ka dun sa dulo. Pagka binilisan mo yung takbo, kung dami na didisgrasya dyan, nadadaanan ko. Siguro nadaan dyan unang beses pa lang, nagpa builo builo siguro ng takbo.